Hello. So it has come to this. So andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 and it's time to go outside of the country. So this is gonna be my first international flight na mag-isa. So medyo maaga tayo nandito sa airport. And first step is nagbayad muna tayo ng travel tax. So for international flight na economy, ang travel tax na babayaran mo is 1,620. Kung naka-business class ka or first class ticket naman, ang babayaran mo, 2,700. Naka-strike 1 na. Mag-isa tayo. Ano pa mga tropa natin? Meron po kaming ayuda. Ayuda from the mother. Thank you po, tita. Maraming salamat sa aking mga friends. Thank you po, tita. And my girlfriend. You know? Hi, Pogi. Ingat ka doon. I love you so much. Mama, tutu. Namimiss ko ikaw. I love you. Love you, honey, pani ko. Mahal-mahalan ko yung baby kong yan. Honey, pani ko na yung sa buong buhay. Pinakamamahal. Bye-bye sa inyo. Ingat na ako. Ingat. Ingat, ingat. Papasok na ako. Thank you. Bye. Bye. So, nakapasok na tayo sa mga check-in counters and hanapin natin yung for Singapore. Dito daw yun sa kabilang dulo ng airport. Hey, diretso. What time mag-open yung check-in sa ano? Singapore? 5J813? Ito po. Okay na to. Singapore, ayun po. Let's check in. Thank you. So dito daw. Let's check in. Good morning. Tourist for worker? Student. Ano po, sir? Passport. Ano po pang travel tax po. Tsaka vaccine. Alagay na ako ng baggage, sir. Accurate ng timbangan sa bahay. Sir, meron ka namang SG arrival card po? Apa, kailangan niya po? Hindi na po. Ay, Singapore na po. Here, sir, after ka immigration, diretso po ng boarding gate 103 para hindi po maiwan. Thank you! So, okay na. Nakuha na natin yung boarding pass natin. And next is immigration. So, hindi pwede mag-video doon. Mamaya na lang after makalagpas. So, hello guys. So, yun, nakalagpas na tayo ng immigration. Napakatoro nung ginagawa nila doon kasi kapatanggal talaga lahat. I mean, like, lahat. Belt, yung mga wallet nyo, lahat ang bakal-bakal, pati sapatos, lahat ang jacket, pati mga bag, kailangan mascan nila para makita siguro kung may contraband or whatnot. Next naman is, pupunta na tayo sa boarding gate. So, boarding gate ko for the Singapore flight is 103. Dito na tayo sa boarding gate 103. Waiting na lang tayo. Matutulog muna ako. Antok na ako. Five AM na. And nagkakagulo na po dito sa boarding gate 103 dahil boarding na. So, inuuna muna nila syempre yung mga priority. Pero excited na yung iba. Nakatayo na sila. Now, through boarding gate 103, all aboard, please. Thank you, sir. Thank you so much. Hi. Hello, Thank you.
board na tayo. Excited na ulit ako lumipad. To unfasten, lift top of buckle your seat. Remove sharp objects from your body. Serve na lang daw mamaya. Kinukuha lang daw. So, yung breakfast natin for today, char siu, chicken, may sipo pa natin. Inat. Bus na. Then 1 hour na lang nasa Singapore na tayo. So we're here now at Singapore Changi Airport, and I'm lost. Hindi ko alam saan ko kukunin yung bagahe. So sundan na lang natin yung mga ibang kasama natin sa aeroplano. So next step is we're gonna clear the immigration. Tapos nandun na daw sa kabila yung luggage natin. Nakuha ko na yung luggage. Medyo madumi lang yung cover dahil siguro dun sa mga pinagdaanan niya. Hello. How do I get to Terminal 3? Terminal 3, once you clear up, go to the second level. Mm-hmm. Okay? All the way straight up. There's a sky train to Terminal 3. Thank you very much. You're welcome. Wow, I mean, wow. Malayong malayo sa NAIA, mga sir. Ang ganda dito, grabe. Parang, yung ang smile ko, gandito. Ibang iba talaga yung experience kapag nasa ibang bansa. Malayong malayo kapag nasa Pilipinas. Dito pa lang, oh, tanggal na yung stress ko. Ganda, diba? I'm so happy. Nahirap yung webs nito mga sir. Walang bidet. Pero may alcohol naman, tsaka tissue. Tsaka ang maganda pala dito, napa-flush yung ano nila, yung toilet paper sa ano, sa toilet nila. Hindi nagbabara. Meron silang directory dito. Ito yung gardens and attractions nila. So, Canopy Park. May bayan. Ito is Canopy Bridge. Yung pinuntahan natin kaninang malaki. Sa taas nun. Hedge maze. Walking net. Mirror maze. Bouncing net. Ayan. So, may bundle din.
sobrang laki ng lugar na to. Ikatikot lang tayo hanggang mamaya. Kasi yung flight ko is 7 pa ng gabi dito sa Singapore. Pero check-in counters open at 4 hours before the flight. So, tigil muna tayo dito para magpahinga. So, as of now, wala pa naman akong na-experience na abala during my travel. Dun sa Manila, surprisingly, wala naman silang yung immigration officer nga, walang tinanong sa akin eh. Basta, okay na daw. Binigay ko lang lahat ng documents na kailangan. Medyo mahigpit lang sila dun sa, yung pag lagpas mo ng immigration, i-check yung mga baggage. Kasi pinahubad talaga lahat. Tapos, pagdating naman sa Singapore, maluwag din eh. Pag-abot ko ng mga documents ko, chinek na agad nila yung passport. And I think, kasi nag-declare na agad ako ng arrival card online the day before, hindi na chinek yung pinrint kong papel. So, dire-diretso na rin ako dun. And, hindi naman strict yung customs nila. Wala namang chinek. So, halos naikot ko na rin naman itong buong Terminal 1. Ang pinaka-attraction niya lang is yung Rain Vortex. Rain Vortex pala yung pangalan nun. So, baka may time, may oras na may namamasa ng tubig. So, hanapin natin yung papuntang Terminal 3 because I wanna see more attractions. So, meron pala ditong parang view deck sa taas. Let's see. Wow! So, pag napapansin ko dito, kumpleto sila sa emergency equipment. Tulad nito, bawat kanto merong mga defibrillator. Yung train pala na galing doon is galing pala siyang Terminal 1. So yun yung sinabi sa akin ni Auntie kanina na punta daw ako doon para mag-train papuntang Terminal 3. So ang ginawa ko pala, naglakad ako papuntang Terminal 3. So meron palang faster option. Yung trains pala papunta sa cities, papunta doon sa part na yun. Mga flights to and from the airport. Sobrang dami. Gagamit tayo ng hacks. Ito ay drinking water. So may nakita pala ako dito ng lugar na pinapakita yung iba't ibang mga sites dito sa Changi. So tulad nito, na Palang Ubin. So yun yung parang mga probinsya pa nila dito. And Changi Village. So spot yan para sa pagkain dito sa Changi. Sir, malupit po. Ang cute. Nice car. Dito ng mga bins for recycling, for paper, for drinking cans and plastic bottles. So may nakita tayong spot dito sa 4th floor ng Terminal 3 na konti lang yung tao. Ito. So ang hinahanap ko talaga is yung parang sleeping lounge nila pero hindi ko makita. Ang sabi sa internet kasi, katabi daw siya ng Singapore Food Street.
Di ko sure kung yun yung nadaan ako sa baba. Pero wala naman ako napansing sleeping lounge. So tambay lang muna ako dito, pahinga lang. Goal natin is di tayo gagastos ng kahit magkano dito sa Singapore. Ewan ko ba, sobrang pagod na pagod ako ngayong araw. Feeling ko dahil sa kulang natulog. Hindi ko na nabidyohan na chinecheck-in ko na yung baggage ko dito sa Etihad check-in counter. And ako ko na rin yung boarding pass ko sa kanila. So pasok na tayo dun sa may departure area. Hanapin natin yung sleeping lounge dun. And kain din tayo. So yung bag ko na yun, hindi ko na siya kukunin sa Abu Dhabi. Which check through na nila dun. So sa Toronto ko na siya makikita. Which is very good kasi bigat na bigat ako dalhin yun. So wala pa tayo sa kalahati ng journey natin. So this is the departure area. Pasok na tayo. Paalala, huwag muna kayong papasok if you do not intend to travel. Dahil baka makulong kayo. So after some time na paghahanap, nakita na natin yung Singapore Food Street. Ito yung food court nila. Pwede mo sir, ang payment na tinatanggap dito ay credit card or Singapore currency. So andito tayo sa Burger King and nag-alay ako ng 50 Australian dollars para makakain. So may establishments dito like itong mga Burger King. Tumatanggap sila ng ibang currency. Pero may exchange rate siguro na mas masakit sa bulsa. Tapos ang isusukli nila is Singapore dollar. Mauri gutom na ako. So yung binili ko dito is mushroom Swiss cheese na burger. Tsaka chicken nuggets. So in total is 15.50 Singapore dollars. So sabi ni Google, ang nagastos ko para dito sa meal na to is 626 pesos. So I think sa Pilipinas, ang magagastos mo lang dito is 250. So mas mahal siya ng tatlong beses, parang ganun. So payo ko sa inyo, pag mag-international travel kayo ng ganito, yung matagal ang layover, manage nyo yung tulog nyo. Nasakit talaga ulo nyo pag hindi kayo natulog, hindi nyo kakayanin. Kain mo na. Nagigets ko na yung sinasabi nila na pack light kasi ang hirap talaga pag ang bigat ng dala mo. Nakadagdag sa pagod. So 4 PM pa lang and may time pa tayo. So puntahan natin yung mga pwede pang puntahan dito. So, yung butterfly curler, let's go. So, outdoor siya na naka-greenhouse ang style. And mata na yung ibang species ng butterfly dito po. And ito na tubig. Wala yung mga pineapple. Ang brow pala ito. Diba tayo? Lapi na ako! Ayun, dami. Sa nature and may dito sa mga butterflies, may appreciate mo to. Chill lang sila. Butterflies! So ito yung mga butterfly species na makikita dito.
So tandaan nyo, kung mag-arrive kayo sa Changi Airport for transfer, malaki tong airport na to. So may iba silang lounge dito for transfer. So ayan, may A, B, C, D hanggang F. Tapos may ibang terminal pa to. So ingat-ingat na lang kayo sa pagta-transit. Ayan, so nandito na tayo sa ating boarding gate for our flight to Abu Dhabi. Mag-open pa siya ng 6:40. So meron pa tayong I think 2 hours. So upo na lang muna tayo. There's our plane, the Boeing 787 Dreamliner. Okay, gates are open and let's fall in line to board our Etihad flight to Abu Dhabi. Bago po yung nakasakay ng airplane, mayroon mo ng x-ray. We are boarding now. Hello. Okay. So, we're through sa check-in sa kanila. And we just wait for the boarding process. So, we're here at the lounge. Thank you. Zone 4? Yeah, thank you. Thank you very much. Hi. So welcome on board. How are you, sir? This is 27 B Street. Down the head. Can I help you? This plane is amazing. So mali pala ako nang upuan. Nung ako nakaupo sa kabila. Dito pala ako sa left side. Buti mababait yung mga katabi ko. Init ba sa aeroplano? Mamaya pa siguro bubuksan. And in a few minutes, larga na. It's the food that they're given. There's bread, pasta, vegetarian. There's some sort of salad, dessert, and some water. And the butter, it's all swollen up. Transfer tayo sa airport via coach kasi malayo yung pinagparka nila. So kung sa Singapore pag nakakita ka ng mga ibang tao akala mo Pinoy, dito pag nakakita ka ng ibang tao hindi na talaga Pinoy. So, iba-iba na yung lahi na nandito. So, nagtanong lang tayo doon sa help desk. Pwede na daw tayong dumiretso sa gate. Pero 9 hours pa bago mag-commence yung flight natin. Security check. Pwede gawin. Oh, mama! Ito pagkain sa Middle East. So magbabayad ako dito, gagamitin ko US dollar. Ang susukli daw nila US dollar din. So ito si Ate. Magbabayad tayo. Katagal ka na dito, Ate? 3 years. Ito si Ate. Ang dami na nilagay. Sana maubos ko. Busy ngayon, Sen. Oo nga, ang daming tao dito. Kanina pa busy, non-stop yung time. Mabait ba tao dito, Ate? Ako, sir. Ako lang yung manager. Joke lang. 70, 85. Thank you. Wait lang, sir. Thank you. Pwede ka mo,
Wala natapos ang pagod itong dalawang araw na biyahe na to. So, andito tayo ngayon sa Abu Dhabi Airport. And isa lang napansin ko doon sa immigration nila. Meron silang mga ano, cubicles para sa female body search. So, they take those things seriously dito sa lugar na to. And dahil sa Middle East tayo, matagal ko ng pangarap na makatikim ng mga authentic na Middle Eastern food tulad itong order natin. Biryani. Presyo niya is 50 dirham. Approximately 700 tong pagkain na to. Ganun siya kamahal. So sulitin natin. Sulit naman kasi sobrang dami ng nilagay ni ate. Thank you kay ate. Shoutout sa kanya. Chicken biryani. Medyo maalat lang. Nakaiba yung lasa ng Pepsi nila, hindi katulad ng sa Pilipinas. Medyo nahirapan ako ubusin, dami ng manok. Tsaka, parang nakiupo sa akin. Tapos, iniwan nila yung gamit niya. Kasi tapos na siya kumain. Baka may binili ulit. Lagi akong baggage counter. Ayan. Kala ko maliit lang yung airport kasi yan sikip dun sa may mga shops nila. Pero, mahaba pa oh. So ayun, nakaligo na ako. Meron dito mga shower rooms dito sa mga public toilets dito sa airport. So I think maghahanap ka lang. Ang nakalagay sa website nila is... No. I'm just doing a vlog. Gates 32 and 37 yung nakalagay sa website na may shower room yung kanilang toilets. Pero itong nakita ko is sa baba. Parang basement siya na toilet under gate 35. Andito na tayo sa gate 34, we're just waiting for the flight. 8 hours pa tayong antayin natin. And may nakilala tayo ditong student din, so si Salma. So student siya from ano daw, Conestoga College. And hindi ko alam saan yun, sa Toronto, pero malapit lang daw, 30 minutes drive. Current time yun sa Abu Dhabi. Oh, 5 a.m. na dito. Sa Pilipinas ay 9 a.m. na. So compared kanina, daming tao kanina dito sa airport. Sobrang busy. And ngayon, sobrang bare naman niya. So tingnan niya yung paligid. So 3 hours pa bago yung boarding siguro. Tapos mga I think 4 hours pa bago yung flight natin. So ngayon ay mag 7 PM na ata. And ngayon ay nakapila kami dito sa labas ng boarding area. So pinalabas muna kami ng mga security para sa security check. Maya maya boarding na siguro. So, hindi sila nag-setup dun. So, tapos na tayo sa security check. And masasabi ko lang, strict sila sa security dito talaga sa Abu Dhabi. So, ang ginawa nila, yung meron silang machine na ginagamit eh. Tapos may parang strip sila. So, pinapahid nila dun sa mga gamit mo. Nagsa-search daw sila ng explosive traces, sabi ng security. Kasi tinanong ko kanina. So, ang oras ngayon ay 8:20. Dito sa Abu Dhabi and boarding na ng aming zone dito sa flight natin sa Port Toronto. Next up, Toronto. Dito na tayo sa loob ng plane and grabe, sobrang gulo. Sobrang gulo, malayong-malayo dun sa galing ng Singapore papuntang Abu Dhabi. Puno-puno rin naman yun, pero iba yung gulo dito.
Pero ayun, nakaupo na tayo. And napagpalit sa akin ang upuan yung isa dun sa likod. So okay lang naman sa akin. Basta makarating lang sa pupuntahan. So total flight time ata nito is 13 hours. Nakakalimang oras pa lang tayo. I think kakayanin na ulo ko to. Tagal. Sakit sa tuhod. Pangalawang kain na pala to. Kanina binigyan kami ng ano, dinner. Ito tayo, merienda naman. Hello, so it's our last leg of the journey. So, nakilala ko na yung mga katabi ko. Si Abby. Hi. And one in. So, siya is permanent resident na sa Canada. 10 years, right? Yeah, 10 years. So, dinidiscuss lang namin yung mga kailangan gawin pagdating mo doon. Kasi sobrang dami talaga and sobrang complicated din yung iba. So, thank you sa kanila sa companionship during this trip. Lapit na tayo mga ma'am, sir. Gulo na naman po. Ngayon ako mababa, daming tao. So hello guys, nandito na tayo sa Toronto Pearson Airport. Toronto, Ontario, Canada. So ito yung airport nila. Sobrang walang tao ngayon dahil kami pa lang ata yung lumalapag na flight ngayon dito. I think doon sa labas, siguro may mga tao na. Ang sad ng airport nila oh, napakadal tingnan. So, pahinga muna tayo dito. Next step natin is immigration and customs. So, pagpapasok ka ng Canada, required na i-fulfill mo yung mga documents na kailangan ilagay doon sa arrive can app nila kasi mapa-fine ka or baka makulong ka pa kapag di mo ginawa yun. Tapos, meron sila dito mga self-checkout desk. I think sa customs to. So, ito yung area na yun. Hello, Mr. Baggage. So, waiting na lang tayo dun sa pick up sa atin. Problema ko lang tong maleta ko. Ito yung sira niya. Siguro paglapag nila natanggal yung ano, dito na, ito yung unang tumama. Natanggal siya sa pagka-screw. So, yun. Kaya bibili ng galing Divisoria kapag iti-check-in. Medyo delikado. Malambot kasi. So, yun. Yung process nung, ano, parang nagmamadali sila sa ano eh, pagbibigay ng student permits kasi wala nang interview yung nangyari sa akin kanina. So, pinag-antay lang kami sa isang tabi. Yung una kasi, parang i-check lang ng immigration officer kung may kompleto yung papeles mo. Tapos, yung sa next, paupuin lang kayo. Parang binigay ko lang doon sa isang guard yung ano, passport, yung declaration sa receipt, tsaka yung ano ko, yung introduction letter. Tapos pinaupo lang kami. Tapos tinatawag na lang nila, nakaprint na yung study permit. Hello, so kasama ko na yung susundo sa akin. Sige, Angelo. So yun, actually pinsan ko siya dito. Mabilis magpatakbo ng mga tao dito. So yun, pagod na ako.